video na ito ay pag-uusapan natin ang mga natatanging kakayahan ng mga hayop at insekto, na kung saan malaki ang naitulong nito sa pag-unlad ng ating teknolohiya, at kung bago ka pa lang sa aking channel ay mag-subscribe ka na para updated ka sa mga bago kong video. Dati inaakala natin na ang mga gear ay imbensyon lang ng tao, pero hindi pala. Natuklasan ang naglalock na mga gear sa isang buhay na nilikha, ang batang Isis leafhopper na makikita sa mga hardin sa buong Europa. Ang batang leafhopper ay nakatatalon sa bilis na 3.9 metro kada segundo sa loob lang ng 2 millisecond, kung kaya ang katawan nito ay dumaranas ng halos 200 ulit ng puwersa ng grabidad. Sa isang kisap mata lang, wala na kagad ito sa iyong paningin. Para makatalon ng ganoon kabilis ang 20 hulihang binti ng insekto ay kailangang maglabas ng eksakto at magkatulad na puwersa ng sabay na sabay, kaya ano ang sekreto ng leafhopper? Natuklasan ng mga siyentipiko ang 2 naglalock na gear, sa pinakapuno ng 20 hulihang binti ng leafhopper kung tatalon ang insekto, titiyakin ng mga gear na iyon na sabay na sabay ang 20 binti kung hindi titilapon ang insekto. Kapag tumatalan ang malalaking nilikha, umaasa sila sa kanilang nervous system para pagsabayin ang kanilang mga binti. Pero para sa batang leafhopper, masyadong mabagal ang mga neural impulse nito kaya naman nariyan ang 2 naglalock na gear nito. Kadalasan, iniisip natin na ang mga gear ay makikita lang sa makina na disenyo ng tao, kaya ang mga gear ba ng Isis leafhopper ay resulta ng evolusyon o may nagdisenyo nito. Ikalawa, ang dila ng pusa. Hilig ng mga pusa na dilaan ang sarili nila, kapag gising sila, halos 24% ng oras nila ang nagagamit sa paglilinis ng sarili. Nalilinis nila ng mabuti ang sarili nila dahil sa kamanghamanghang disenyo ng kanilang dila. Pag-isipan nito, ang dila ng pusa ay may 290 papila. Maliliit na spine ito na nakaharap sa lalamunan at kasintigas ng kuko natin. Ang bawat papila ay may uka na agad na nakakakuha ng laway kapag ipinapasok ng pusa ang dila niya sa bibig niya. Kapag dinidilaan ng pusa ang balahibo niya, nakakaabot ang papila hanggang sa mismong balat niya at naglalabas ito ng laway. Ang dila ng pusa ay may kakayahang maglipat ng 48 mililitro ng laway sa balat at balahibo nito kada araw. May mga enzyme ang laway na ito na nag-aalis ng bakterya. Habang natutuyo ang laway, napapalamig naman ito ang katawan ng pusa. Mahalaga ito dahil hindi gaanong nagpapawis ang mga pusa. Kapag tinamaan ng isa sa mga papilla ang magkabuhol na balahibo, kumakapit ito sa balahibo. Parang nasusuklay nito ang balahibo kaya naaayos ang pagkakabuhol. May magandang epekto rin sa balat ng pusa ang dulo ng mga papila. Hinaya ng mga mananaliksik ang disenyo ng dila ng pusa sa ginawa nilang hairbrush. Kumpara sa karaniwang hairbrush, mas madaling nasusuklay ng hairbrush na ito ang buhok at mas madali pa itong linisin, bukod dyan natatanggal pa nito ang mga buhol sa buhok. Naniniwala ang mga mananaliksik na makakatulong ang disenyo ng dila ng pusa para makagawa pa ng mas epektibong panlinis sa mga mabalahibong gamit. Makakatulong din ito para may-apply ng mabuti ang mga lotion o gamot sa balat na mabalbon, kaya ano sa palagay mo, ang dila ba ng pusa ay resulta ng evolusyon, o may nagdisenyo nito? Ikatlo, ang pang-amoy ng aso. Ayon sa mga mananaliksik, ginagamit ng mga aso ang ilong nila para matukoy ang edad, kasarian at pakiramdam ng ibang aso, pwede pa nga silang sanayin para matukoy ang mga pampasabog at ilegal na droga. Kung mata ang pangunahing ginagamit ng mga tao para malaman ang nasa paligid nila, ilong naman ang ginagamit ng mga aso. Nagbabasa ang mga aso sa pamamagitan ng kanilang ilong. Pag-isipan ito, napakatalas ng pang-amoy ng aso, libo-libong ulit na mas mahusay kaysa sa pang-amoy natin. Ayon sa US National Institute of Standards and Technology, kayang maamoy ng isang aso ang ilang napakaliliit na bahagi ng halo sa iba pang substansya. Sinabi pa nito na, maihahalin tulad ito sa isang kutsaritang asukal na inihalo sa tubig ng swimming pool, na kasinlaki ng ginagamit sa Olympics. Bakit napakatalas ng pang-amoy ng aso? Basa, ang ilong ng aso kaya napakadali nitong makalanghap ng amoy. May 200 daanan ng hangin ang ilong ng aso, ang isa ay para sa paghinga, ang isa naman, para sa pang-amoy. Kapag sumisinghot ang isang aso, napupunta ang hangin sa bahagi ng nasal cavity kung saan naruroon ang mga scent receptor o pang-amoy. Ang bahagi ng ilong ng aso na ginagamit nito sa pang-amoy ay may sukat na 130 cm² o higit pa, samantalang ang sa tao ay 5 cm² lang.
Mas marami ng 50 ulit ang selula ng scent receptor ng isang aso kung ikukumpara sa tao, dahil sa mga ito, kayang matukoy ng aso ang iba't ibang substansyang bumubuo sa isang masalimuot na amoy. Halimbawa, ang naamoy lang natin ay sopas, pero ayon sa ilang eksperto, kayang ma-detect ng aso ang bawat sangkap ng recipe. Sinasabi ng mga mananaliksik sa Pine Street Foundation, isang research institute para sa kanser na nagtutulungan ang utak at ilong ng aso para maging isa sa pinakamahuhusay na pan-detect ng amoy sa planetang ito. Nag-iimbento ang mga siyentipiko ng elektronikong mga ilong na makakadetect ng mga pampasabog, contrabando, at sakit na gaya ng kanser. Ano sa palagay mo, ang pang-amoy ba ng aso ay resulta ng ebolusyon o may nagdisenyo nito? Ika-apat, ang madikit na likido na inilalabas ng slug. Matagal nang naghahanap ang mga surgeon ng medical adhesive, o pandikit, na makakatulong sa pag-o-opera at sa paggaling ng sugat. Marami sa ginagamit na pandikit sa ngayon ay hindi ligtas gamitin sa loob ng katawan, ang mga ito ay nakakalason at masyadong matigas kapag natuyo, at hindi kumakapit sa basang tissue. Nang pag-aralan ng mga siyentipiko ang likido na mula sa slug, o lintang Katy, nahanap nila ang solusyon sa mga problemang ito. Kapag may panganib, naglalabas ang slug ng likidong sobrang madikit na kayang dumikit kahit sa basang dahon, pero kaya pa rin itong gumalaw. Ito ang ginagamit ng slug na pandepensa. Pinag-aralan ng mga mananaliksik ang likidong ito, at nakita nila ang mga dahilan kung bakit napakadikit nito. Halimbawa, nagkakaroon ng chemical bond at electrostatic attraction dahil sa likidong ito, nanunuot ito sa pinagdidikitan ng slug, pero nababanat ito kapag may pressure. Sinubukang gayahin ng mga mananaliksik ang kayarian ng likidong inilalabas ng slug, at nakagawa sila ng isang pandikit na mas matibay kaysa sa mga medical adhesive na ginagamit ngayon. Kaya nitong dumikit sa mga sangkap ng katawan o mga organ, sinasabing kaya nitong dumikit sa mga organ kung paanong nakadikit ang cartilage sa mga buto, naniniwala ang mga eksperto na gagamitin ng lahat ng surgeon ang pandikit na ito kung kaya hindi nakakailanganin pa ang mga pantahi at medical stapler. Pwede itong gamitin para ayusin ang mga cartilage o idikit ang isang medical device sa parte ng katawan kung saan ito kailangan, napatunayan ng mga eksperimento na kayang takpan ng pandikit na ito ang butas sa puso ng isang baboy at ang mga butas sa atay ng daga. Madalas na nakakakuha ang mga siyentipiko ng magagandang solusyon sa mga karaniwang problema kapag pinag-aaralan nila ang kalikasan. Kailangan lang nilang alamin kung saan sila titingin at pag-aralan ang magagandang ideya na nakita nila, ang sabi ni Donald Ingber, direktor ng institusyong nakagawa ng synthetic adhesive. Kaya ano sa palagay mo, ang likas na pandikit ba sa likido na inilalabas ng slug ay resulta ng ebolusyon, o may nagdisenyo nito? Ikalima, ang echolocation ng paniki, nakakakita ang mga paniki pero para maramdaman nila ang nasa paligid nila kapag gabi, karamihan sa mga paniki ay gumagamit ng echolocation, ang kakayahang malaman ang distansya ng isang bagay sa pamamagitan ng tunog na bumabalik sa kanila. Halimbawa, kayang malaman ng ilang paniki kung lamok o beetle ang isang insekto depende sa bilis ng pagkampay ng pakpak nito, kaya pag-isipan ito, karamihan ng paniki ay gumagawa ng tunog sa kanilang larynx at inilalabas ito sa kanilang bibig o butas ng ilong. Kapag tumama ang tunog sa isang bagay, gagawa yun ng echo na may detect ng malalaking tainga ng paniki. Dahil sa mga echo na ito, nakakabuo siya sa isip niya ng 3D na larawan ng paligid niya. Kaya nalalaman ng paniki ang lokasyon, taas, at layo ng isang bagay kahit pa nga maingay ang paligid dahil sa ibang paniki. Kailangang eksaktong-eksakto ang echolocation ng isang paniki, dahil kung magmimintes ito ng kahit isang millisecond ay lilihis siya sa target niya ng hanggang 17 sentimetro. Ayon sa ilang mananaliksik, parang imposible, ang echo time precision na mas mabilis pa sa isang millisecond. Pero ipinapakita ng mga eksperimento na ang echo time precision ng mga paniki ay mga 1 to 100 million of a second. Kaya natutukoy nila ng eksakto ang distansya, at kung magmintes man, 1 milimetro lang o wala pa, kaya nakagawa ang mga mananaliksik ng isang electronic ong basto na may echolocation. Dinisenyo ito para tulungan ang mga bulag na magka-ideya kung ano ang nasa paligid nila at maiwasan ang mga nakaharang, pati na ang mga bagay kung saan pwede silang mauntog, gaya ng nakausling sanga ng puno, kaya nakaisip ang mga mananaliksik na gawin ang bastong ito, ang sabi nila. Kasi humanga kami sa kakayahan ng paniki na gumamit ng echolocation.
kaya ipinakikita lamang dito na malaki ang pakinabang ng mga hayop at insekto sa pag-unlad ng teknolohiya, at hanggang ngayon ay patuloy pa din nagsasaliksik ang mga scientifico sa iba pang kakayahan ng iba't ibang hayop at insekto. Ikaw, ano ang nagustuhan mo sa video na ito? Paki-comment mo naman sa baba, kaya hanggang dito na lang muna tayo at huwag niyong kalimutan mag-like and subscribe, para updated kayo sa mga susunod kong mga video.